Hello mga ka-roder, maayong buntag diha sa inyong tanan. And sana okay kayo ngayon. And thank you pala mga ka-roder no, sa pag-suporta nyo sa aking mga vlog at pag-subaybay. Thank you talaga sa inyo. Gusto ko na sanang sumuko sa pagba-vlog, pero na-inspire ako sa inyong mga comment na huwag kang susuko bro, tutulungan ka namin. Upload ka lang ng mga vlog mo kasi nandito lang kami sa tabi mo. Ayun, thank you talaga sa inyong lahat. Bago tayo magsimula sa aking vlog, may special shoutout pala tayo ngayon kasi may bago tayong squad sa aking YouTube channel na si Marvin the Roder. Ayan, big shoutout sa iyo, Rajan Tembol Bendejo na taga Mulabi, Malungon, Sarangani. Ayan, mauni ako ning silingan dito sa Mulabi. Ayan, big shoutout sa iyo bro and welcome sa aking YouTube channel. And salamat sa pagsubaybay ng aking mga vlogs, lalong-lalo na sa iyong walang sawang suporta sa pagpanood ng aking mga vlog. So, kung gusto nyo palang magpa-shoutout mga ka-roder, just comment lang Marvin the Roder Squad para ma-shoutout ko kayo sa aking next vlog. Kakatapos ko lang pala maligo. Ngayon is paakyat na naman ako sa bundok, dun sa kubo ko. Kasi meron nga akong gagawin ngayon. Kailangan ko ng magpasa ng activity para sa aming school. Yung kubo ko pala mga ka-roder no, is binago na pala ni Papa. Pero hindi pa naman siya natapos. Basta may nabago na talaga sa aking kubo. May nabago na talaga sa aking kubo. Mamaya pakita ko sa inyo. Ayan mga ka-roder, ito na yung kubo ko na ginawa ni Papa. Ginawa niya ng tiris sa taas. Yun. So mamaya doon tayo sa taas gagawa ng activity. Activity ko sa school. Kaso wala pa siyang bubong na sa taas. So lalagyan ko lang yan mamaya ng plastic siguro para hindi ay siguro yung kumot para hindi naman masyadong mainit. Nandito na pala ako ngayon sa aking kubo no. Ito yung kubo ko. So ito na yung bagong kubo ko na ginawa ni Papa. Kaso wala pa siyang sakit sa gilid. Kasi hindi pa nga ito tapos. Kaya ang ginawa ko pala ito, dahon ng niyog para sa bubong. Yan. So aakyat tayo sa taas para ipakita ko sa inyo yung dun sa tiris para makita yung view dito talaga dito sa aming Sitio Luwagon. Yan. Isa tayo sa taas. At so yan. Ito yung taas na. Tapos ko nang nalagyan ng ano yung pump protect sa init. Ayan. Meron na sa taas. So dito na ako gagawa ng activity ko sa school. Ito palang view dito mga karodero. Sa sugod. Tapos yung amin pala is nasa baba. Yan dyan. Ito yung amin sa baba. So tignan nyo naman. Ang ingay talaga ng, pasensya na kayo mga karodero. Ang ingay ng Chinsaw. Ang ingay talaga. At meron ding jackhammer kasi alam nyo naman na may gumawa dito sa aming kalsada no, nag-widening. So yan, doon is dito grabe ang kapal ng ulap. Yan. Doon is hindi. Parang uulan yata to mamaya. Yan. Grabe ang kapal. Ako makakaroon sa aking activity kasi sobrang lakas talaga ng ulan doon o. Pakita ko sa inyo ah. Akit muna tayo sa taas. Grabe, ang lakas ng ulan. Tingnan nyo naman dyan. Sobrang kulimlim. So doon o. Grabe. Grabe, ang kulimlim dito makakaroon o. Doon, lakas ng ulan. Yan. Yung parang nag-fog dyan.
wala na yan papunta dito. Okay. Lipat tayo kasi lakas talaga ng ulan. Punta tayo sa aking small house, small kubo. Yan, dito lang muna tayo gagawa ng activity. So ayan mga ka-roder, huminto na yung ulan. Grabe ang basa ng aking ginawang bubong, turahon ng niyog. So akyat tayo sa taas. At tapos na ba din, tapos na pala ako gumawa ng aking mga activity, no? Ngayon is hindi na siya masyadong makulimlim, no? Papansin niyo naman dyan, kanina talaga ang dilim dyan, sobrang kulimlim. So ando, no? Yun. Dito talaga ako gumawa ng mga activity ko dito sa school. Kasi sa amin nga doon sa baba is walang signal. Dito kasi is akit ka pa ng bundok para makakuha ka lang ng signal. Ganun talaga kahirap kapag taga probinsya ka. Tapos may kailangan kang ipasa, no? Iba kasi yung college kaysa mga elementary, high school, ganun. Sa college talaga dapat responsibilidad mo talaga na ipasa yung mga output mo. Ganito talaga kahirap kapag walang signal. So sa nangyayari ngayon sa ating mundo na mayroong pandemic. Ayan mga ka-roder, hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi bumaba ako sa amin. Tapos nag-charge ako ng cellphone. So ngayon is nandito pala ako ngayon sa kubo. Dito nga ako matulog. Ito na ang kubo ko. Ang kasama ko lang pala is yung aso ko, yung taklong aso ko na si Bruno, si Brownie at saka si Princess. Nandito lang sa nandito sila sa ilalim dyan. Kaso ngayon mga crowder, no, is umulan. Pero umulan ngayon. Buti inayos ko tong dito sa bubong, dito sa niyog, no? Yung dahon ng niyog, nilagyan ko siya ng tarpaulin sa taas ng dahon ng niyog para hindi talaga tutulo dito sa loob. So, ayan. Doon sa labas, oh. Ayan. Sobrang dilim na. So, di ba na sa narinig nyo ngayon? Ayan. O umuulan na talaga. So sana makikita ko din kayo sa aking vlog bukas. Bukas ko lang ituloy yung vlog ko pala dito mga ka-roderies. Flashlight lang. Yan. Binitay ko lang siya sa, ay kinapit ko lang siya sa may pako. So tulog na ako. Tayan ko muna to. Oops. Lumakas. Ayan. Hirap pa nito. So good night. Tomorrow. Hey guys, good morning sa inyong lahat. Ayan, kakigising ko lang dito sa kubo. So pupunta tayo sa tiris. Kasi kaninang madaling araw, grabe ang lakas ng ulan. Pag umulan naman dito sa amin, sobrang lamig talaga, no, mga ka-roder. So pupunta tayo sa tiris kasi ipakita ko sa inyo yung view na naman. Dito kasi kapag umulan, parang mayroong ambon or parang mag-fog dito sa amin. So yan, pakita sa taas. Dito na tayo sa taas. Ayun o. Dun o, parang nag-fog dun saka dito. Papansin nyo naman, isang nag-jacket talaga ako. Kasi sobrang lamig talaga kanina. Kagabi din, sobrang lamig. Kaso kanina talaga is napakalamig. Umulan kasi kanina, madaling araw. So ayan, yung sunrise natin is hindi siya nagpakita kasi ayan, medyo maulap doon banda sa sugod. So ayan, ito lang yung magahan ko dito sa bundok. Baba na ako. Yung mga aso ko pala, yun, nandito sila sa ilalim.
dalam ng higaan ko ito. Ito sila, tatlo, na si Brownie, si Bruno, at si Princess. Yo! Princess, say hi to my friends, Princess. Also, Brownie, say hi to my friends. Ito si Brownie, mga ka-roder. Ito yung mahilig maligo no, sa ilog, yung hindi matakot sa tubig. Ito naman si Bruno. Ito, napaka-adventurous na aso to. Palagi itong sumasama sa akin kapag umakyat ako ng bundok. Manguha ng pagkain ng baka. Ito sila. At saka si Princess din. Palagi din niyang sumasama. Yan, ito sila si Lalim. Ito yung higala. Kapag matapos na tong kubo na ginawa namin ni Papa, dito na ako matulog. Tapos itong maliit na kubo ibigay ko sa kanila, dito sila matulog para kapag umulan, kasi kapag umulan kasi dito mga ka-roder no, is yung sa ilalim is medyo basa. So napag-isipan ko na dito ko na sila patulogin. So sila naman yung matulog dito sa aking maliit na kubo. Ako dito na ako sa aking malaking kubo. Yan o, ang sweet nilang dalawa. Paano ako sa amin? Ito pala yung... ngayon o, sobrang dulas ngayon. Kasi kaninang madaling araw nga, umulan nga. Ayun mga crowder, nandito kami ngayon sa kubo nila Mama, Papa, kasi tatapusin daw namin ngayon yung bubong dun sa taas ng terrace. So ayan, Mama ko pala is gumawa ng nipa, yung dahon ng iyo para sa pangbubong. Yun. Tignan nyo naman kung paano niya ginawa. Yan. Dahil tapos na namin nailagay yung bubong, no, yung dahon ng niyog sa taas ito. Yan, so may bubong na dito sa terrace. At saka ito, meron nating pa-protect na para hindi tayo lulusot dun papunta sa baba. Yan, lalim pa naman dito. So ipakita ko sa inyo yung wall ha. Yung hole pala ng aking kubo. Dito ko lang yon i-in yung aking vlog. So ito na talaga yung aking kubo. Kulang na lang siya sa pangtakip sa gilid. So salamat pala sa inyo sa pagsama sa aking vlog ngayon. And sana okay kayo ngayon, meron kayong hinakain. Sana makikita ko din kayo sa aking next vlog.